And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Binigay ko ang virginity ko sa taong kasing edad na ng mga magulang ko. Sa totoo lang po, na-inspire ako na mag-share ng secret file dahil sa binasa nyo last Tuesday. Yung secret file ni FM. Kaya eto po, naglakas loob ako na mag-share ng secret file ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nicole. 30 years old, Tubong probinsya. Bata pa lang ako, nagsusumikap niya akong makatulong sa magulang ko. 13 years old ako noon. Gumigising na ako ng maaga, dumediretso sa bukid para pumitas ng gulay. Pagkatapos kong mapuno yung lalagyan ko, dumediretso na ako sa palengke para ibenta yon. Ginagamit ko yung perang napagbentahan ko sa baon at pamasahe namin ng tatlo kong mga kapatid. Nasa grade 4 ako, grade 3 at grade 2 naman yung mga nakababata kong kapatid. Sa hapon naman, tumatanggap ako ng labada kasama nung nanay ko para meron kaming pambili ng pagkain sa araw-araw. Lumipas ang ilang taon, ganun yung takbo ng buhay namin. Madalas walang makain kundi talbos ng kamote na walang kanin. Sobrang hirap ng buhay namin. Isang araw, binagyo kami ng malakas. Nilipad ang bubong ng bahay namin. At kami ng mga kapatid ko, basang-basa. Takot na takot. Kasi malakas din yung kidlat nung mga panahon na yon. Wala na kaming nagawa ng pamilya ko, kundi magdasal na lang. At nang araw na yon, ipinangako ko sa sarili ko. Gagawin ko lahat. Mabigyan ko lang ng magandang buhay ang mga kapatid ko. Lalo na ang magulang ko. At sabi ko sa sarili ko, balang araw, makakakain din kami ng masasarap na pagkain. Tatlong beses sa isang araw. Hanggang sa nakagraduate ako ng grade 6, nag-high school. Pero nung nasa second year high school na ako, pinatigil ako ng mga magulang ko kasi hindi na nila kami kayang pag-aralin. Sa edad na 15 years old, dinala ako ng nanay ko sa Maynila. Ipinasok niya akong katulong. Sobrang iyak ko noon kasi malalayo ako sa kanila. Gustong-gusto kong makapag-aral pero wala akong magawa. Dinala ako sa Muntalban at doon ako naging katulong. All around. Meron akong dalawang batang alaga, 4 at 6 years old, mga batang babae. Sanay naman ako sa hirap, kaya nagtiis ako. Yung amo kong babae, mabait naman. Pero yung asawa niyang lalaki, ubod ng sama. Kapag wala yung asawa niya, nilalagyan niya ng kalat yung bahay. Tapos, ipapalinis niya sa akin. Madalas pa nga, dumudumi siya. At ako yung paglilinisin niya ng toilet. Sobrang dumi. Umiiyak na lang ako kasi wala naman akong magawa nun eh. Nasa malayo yung pamilya ko. Hindi ako makapagsumbong. Wala akong communication sa pamilya ko. Kaya lumipas ang ilang buwan.
Nagpaalam yung babae kong amo na pupunta sila ng Baguio dahil sa trabaho. At dadalhin niya daw yung mga anak niya doon. Sinasama niya yung asawa niya pero tumanggi yung asawa niya. Kaya naman kinagabihan, nang nakaalis na ang amo kong babae at mga anak niya, nagyaya yung asawa niya ng mga kaibigan niya sa bahay nila. At nang araw na yun, takot na takot ako. Nangangatog talaga ako. Lahat ng kailangan nila, kailangan iabot ko sa kanila. Pero buti na lang, nang magpaalam ako na matutulog na, pinayagan naman ako ng amo kong lalaki. Pero hindi ako makatulog. Kasi, syempre ako lang yung babae doon. Natatakot ako. Lalo na, kurtina lang yung pansar ako ng pinto ng kwarto ko. Nakikita ko yung ginagawa nila. Mausok. Lahat sila singhot ng singhot. Tawa sila ng tawa na parang mga balim. Nakadungaw ako noon. Hindi ko pa alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi nga, tagabundok ako. At noon lang ako nakatira sa ganong klaseng bahay. Kaya, sa sobrang takot ko, tumakas ako. Walang dalang gamit. Pinagpatong-patong ko yung mga damit ko. Mga tatlo lang siguro yun para hindi ako mahuli. Wala akong pera noon. Kasi ilang buwan na yung nabali ng ina ko. Wala akong nahawakang sahod ko. Maliban sa alkansya ko. At yung laman ng alkansya ko, barya lang. 80 pesos. Sumakay ako ng jeep patungong Baclaran kasi yun lang yung alam kong puntahan. Sinasama ako doon nung amo ko pag nagsisimba sila. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. Basta umiiyak lang ako sa takot. Hanggang sa may lumapit sa aking mga babae. Sabi niya, "Miss, naghahanap ka ba ng trabaho?" Ako naman sumagot agad ng opo. At sa pagsagot ko na yon, nagumpisa na akong humagulgol sa iyak. Doon ako nagkwento sa kanila. At sinabi ko sa kanila ng mga ate, tumakas lang po ako sa bahay ng amo ko. Sa sobrang takot ko po, umalis na po ako. Naawa sila sa akin. At sinama nila ako pauwi. At doon, pinakilala ako sa amo din ng mga babaeng tumulong sa akin. Pinatulog at pinakain nila ako doon. At doon ko nalaman na mga dancers pala sila sa club. Tinuruan nila ako kahit hindi ako marunong sumayaw. At dumating na nga yung araw na isasabak na nila ako. Sobrang kabako nung araw na yun. Pinasok ako sa madilim na lugar. Pero maraming ilaw, kandila at mga alak sa paligid. Sa totoo lang, hindi ko alam ang pinasok ko. Basta ang sabi lang nila sa akin, huwag daw akong matakot at masasanay din daw ako. Hanggang sa minikapan niya ako. At halos hindi ko makita ang mukha ko. Pulbos lang kasi ang alam kong ilagay sa mukha ko. Tapos, binihisan nila ako. Maiksing palda. Ni hindi nga ako nagsushorts. At binihisan nila ako ng bra na may bulaklak. Hiyang-hiya nga ako noon eh. Hindi naman ako maitim, pero nahihiya pa rin ako. Basta, nilakasan ko na lang ang loob ko
at nagtiwala na lang ako sa sinamahan ko. Eh, wala rin naman akong ibang mapupuntahan eh. Kaya nung araw at oras na lumabas ako, kasama nung iba ko pang kasamahan, sobra ang kaba ko sa dibdib ko. Maraming ilaw at malakas ang tunog ng sounds. Paglabas namin, grabe! Sumisigaw ang mga tao, nagpapalakpakan. May mga nanonood, may mga umiinom ng alak, at karamihan sa mga customers, puro Hapon. At noong natapos na kaming sumayaw, agad din naman akong pinagbihis at pinagpahinga. Pinakain ng mga kasamahan ko. Binati ako sa unang pagsasayaw ko. Sabi nila sa akin, ikaw na ba yan? Ang ganda mo ah. Huwag mo yung sayangin sa pagkakatulong. Kung mabait ka, tatagal ka rito. Sabi nila sa akin. At yun, nagsikap akong mabuti para kumita ng pera. 200 pesos ang bayad sa akin noon. Hindi naman araw-araw yung sayaw, mga 3 beses sa isang linggo. Pinatira din ako doon ng kumupkup sa akin ng walang bayad. Simula noon, nakapagpapadala na ako sa mga magulang ko. Hindi man kalakihan, pero sapat na yun. Nag-e-enjoy na din ako sa trabaho ko kahit sobrang nakakapagod. Binabaliwala ko lang yun. Masaya ako. Lumalabas kami ng mga kasamahan ko. Natuto rin akong uminom. Pero hindi naman ako masyadong nalalasing. Kasi yung mga kasama ko, mababait silang lahat sa akin. Feeling ko nga parang bunsong kapatid ako sa kanila. Lumipas ang 2 taon, masaya at nakakatulong na ako sa pamilya ko. Umikot ang mundo ko sa ganung klaseng trabaho. Hanggang sa isang araw, may nagyaya sa aking lumabas. Isa siyang Hapon. Matagal na ako nililigawan pero hindi ko pinapansin. Kasi nga wala pa sa isip ko yung mga ganung klaseng bagay. Sabi ko, sorry, hindi ako lumalabas kasi dancer lang ako. Pero siya nagmakaawa. At dahil regular customer siya ng pinapasukan namin, pinagbigyan siya ng manager namin. Pero may kondisyon. Hindi ako pwedeng lumabas ng ako lang. Kasama ko dapat ang mga katrabaho ko. At pumayag naman siya. 6 kaming lumabas, kumain at nag-shopping. Nanood pa kami ng sine. And grabe, yun na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Masasarap na pagkain, mamahaling gamit, at first time kong makapasok sa sinehan. Grabe, ang laki ng TV. Hinatid pa kami sa bahay noon na tinitirhan namin. Nakasakay kami sa sasakyang mamahalin. First time ko yun, syempre. Basta, masasabi ko talaga, yun ang best day ever ko. Lumipas ang mga araw. Halos araw-araw na kaming lumalabas. Pero syempre, kasama ko pa rin yung mga katrabaho ko. Hinahayaan naman nila ako kasi alam naman nilang masaya ako. At ngayon ko lang nararanasan yung mga yun, no? Mabait at hindi bastos yung Hapon na nanligaw sa akin. May edad na siya pero hindi halata sa mukha niya. Lumipas ang 2 taon, ganun kami. Hanggang sa parang tatay na ang turing ko sa kanya. At sabi naman niya, para daw niya akong anak. Hindi kami palaging nagkikita kasi every 3 months lang siyang nandito sa Pilipinas. Tapos 5 araw lang. Hanggang sa isang araw, niyaya niya kami uli lumabas. At napag-isipan ng mga kasama ko na mag-night swimming sa bahay niya. At pumayag naman siya.
Noong naliligo na ang mga kasama ko, bumaba kaming dalawa para bumili ng maiinom at merienda. Nang pababa na kami, dumiretso kami sa kwarto niya kasi kukuha daw siya ng pera. Pinaupo niya ako at binuksan niya ang TV. At sabi niya, sandali lang, iche-check lang daw niya yung trabaho niya. CEO daw kasi siya ng kumpanya. Kaya sobrang busy niya talaga. Ako naman, habang hinihintay ko siya, nakahawak sa cellphone. Ka-text ang mga kasama ko na nagsiswimming. Sabi nila sa akin, "Uy Nicole, huwag kayong gagawa ng miragro ha. Bumalik na kayo dito." Nag-reply naman ako ng, "Sandali lang daw ate. May tinatapos lang siya." So binaba ako na yung cellphone ko at nanood na lang ng TV. Tapos lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako in English, gusto ko ba daw ng maiinom? Sabi ko, it's okay, thank you. Pag-abot niya sa akin ng soft drinks, hinawakan niya ang kamay ko. At doon bigla nang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang hindi ko na malaman kung anong gagawin ko. Bigla na lang niya akong niyakap at sinabi niyang mahal na mahal niya daw ako. At dahil parang tatay na yung turing ko sa kanya, niyakap ko na din siya. Sabay-sabi ko ng, "Let's go, my friends are waiting for me." Sumunod naman siya. Akala ko talaga may gagawin na siya kasi sobrang higpit ng yakap niya sa akin na parang hindi ako makakawala. Kaya bumalik na kami, dala ang mga pagkain. Sabi ng mga kasama ko, "Bakit ang tagal niyo? Ikaw ha?" Para bang galit yung mga katrabaho ko? Sabi ko, "Ate, wala kaming ginawa. At saka parang tatay ko na yan, no?" Lumipas ang araw, panahon. Niyaya niya akong mamasyal na kaming dalawa lang. Sana daw kami lang para makapag-uusap daw kami. Nag-try ako magpaalam doon sa manager namin pero hindi ako pinayagan. Sobrang higpit nila sa akin simula pa noon. Iniingatan nila ako. Kaya sinabi ko na hindi nila ako pinayagan . Nalungkot siya. At simula noon, hindi na siya masyadong lumalapit sa akin. Hindi na rin niya ako pinapansin. At sa tuwing pumupunta siya, parang iniiwasan niya ako. Siyempre, nalungkot din ako. Hanggang sa isang araw, may kasama na lang siyang babae pag nanonood. Nalungkot ako. Para bang may nawala sa akin na hindi ko alam. Parang napamahal na siya sa akin. Pero hinayaan ko na lumipas ang mga buwan. Hindi ko na din siya kinakausap. Simula nung may kasama na siyang babae. Sabi ko na lang sa isip ko, baka girlfriend na niya yun. Mabuti na rin para makapag-focus na ako sa trabaho ko. Hanggang sa isang araw, nag-text siya sa akin. Nagulat ako. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. Oo, lagi kong inaabangan yung text niya at tawag niya. Sa totoo lang kasi, miss na miss ko na siya. Ang sabi niya sa text, "How are you? I miss you so much. I'm just trying to ignore you, but I just can't. I tried to have a girlfriend, but I don't like her. I like you. I love you." Hala! Hindi ko alam kung anong isasagot ko. At hindi ko na namalayan ang sarili ko, nireplyan ko siya ng "I miss you too." Tapos nagreply siya ng "Really? You miss me too?" Feeling ko noon ang saya niya. At nasa isip ko din lahat ng sakripisyo niya para sa akin mapasaya lang ako.
Alam niya kasing galing akong hirap. At nakwento ng mga kasamahan ko na yung nangyari sa akin. Sino ba naman ako, di ba? Para hindi ko suklian lahat ng kabutihan niya. Kaya naman, niyaya niya akong mamasyal sa probinsya, sa lugar daw namin. Aba, gustong gusto ko yun. At tuwang-tuwa ako kasi ilang taon na din akong hindi nakakauwi sa amin. Miss na miss ko na kasi yung pamilya ko. Kaso ang problema, kung magpapaalam ako, hindi ako papayagan. Kaya ang ginawa ko, kinunsyaba ko ang magulang ko na tawagan yung mga kasama ko para pauwiin ako. Ginawa nga to ng magulang ko. Pinayagan ako ng 3 days. Sakto. Wala naman akong trabaho nung araw na yon. Ang saya-saya ko. Papasyal kami. Magpapakasaya. Kakain kami ng masasarap na pagkain. Yan yung mga pumasok sa utak ko. Exciting. Lalo na, first time kong papasyal sa ibang lugar. Grabe. Parang dumaan pa ako sa butas ng karayom bago makauwi, no? Sobrang higpit nila sa akin. Hinatid pa ako sa bus station at hinintay pa yung bus bago umalis. Ma-make sure lang nila na uuwi ako sa probinsya namin. At yun na nga. Ang usapan namin ng hapon ay magkikita kami at sabay na uuwi sa probinsya namin. Kaya nang makakita ako ng tiyempo, bumaba na ako. Sumakay ako ng taxi, pabalik sa lugar kung saan ako dapat mag-aantay sa kanya. At ayun na nga, nagkita kami at tuwang-tuwa siya. Akala daw niya kasi tatanggihan ko siya uli. Bumiyahe kami ng madaling araw. At umaga na nga, ay nakarating na kami sa amin. Tuwang-tuwa yung pamilya ko. Sobrang saya nila. Yung hapon naman na kasama ko, alam kong nagulat sa nakita niya kasi gutay-gutay yung bahay namin. Walang gamit maliban sa maliit na TV. Halos ayaw niya ring umupo. Nahihiya ako noon kasi alam ko naman na mayaman siya. Tsaka mataas na tao siya. Habang nakatayo siya, parang ang lalim ng iniisip niya. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Sabi niya, okay lang daw siya, napagod lang daw siya sa biyahe. Agad-agad na nag-ayos ang magulang ko ng hihigaan niya. Humiga naman siya saglit doon at bigla na lang siyang nagyaya na pumunta sa pamilihan. Akala ko nga nagugutom na eh. At nung nandun na kami sa pamilihan, bumili siya ng mga mamahaling gamit. Grabe! Refrigerator worth 30,000 pesos. Kaserola, plato, baso, at kung ano-ano pa. Sabi ko, hindi naman niya kailangan kaming ibili ng ganun eh. Sabi niya, ayaw raw niya akong nahihirapan. At gusto niya daw akong tulungan. Tapos sabi niya, simula ngayon, tutulong ako sa iyo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nung araw na yun. Natouch ako sa kanya, naiyak ako sa sobrang pagpapasalamat sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi kita dinala dito sa amin para gumastos sa pamilya ko. Eh ang sabi niya sa akin, masaya daw siya na matutulungan ako. Siyempre, alam ko naman kung paano sasayo yung pamilya ko eh. Eh dahil sa mga binili niya, aba, sumaya nga talaga yung pamilya ko. Pangarap ko yun para sa pamilya ko. Yung makabili ng maraming gamit para sa bahay. Eh, buong buhay nila, ngayon lang sila makakaranas ng ganun. Ref? Grabe. Sobra talaga ang galak ng puso ko. Pinuno niya yun. At lumipas ang isang araw. Alam ko, sobrang pagod na siya. Sabi niya, wala bang hotel dito? In English, ha? Sabi naman ng magulang ko, meron, pero medyo malayo. Kaya sinamahan namin siya sa hotel, at doon,
pinaiwan ako ng magulang ko. Kasi baka ganchohin siya o kaya lokohin siya. Pumayag naman ako sa sobrang dami ng naitulong niya. Naisip ko, yun na lang siguro yung paraan para makabawi ako sa kanya. At dahil malaki naman yung tiwala ko sa kanya, at 2 taon naman din kaming magkakilala, pumayag na rin talaga ako. 1 kwarto lang yung kinuha niya kasi yun lang yung available nung gabing yun. Pagkatapos naming kumain, nagpahinga na kami. Sabi niya sa akin, okay lang ba sa'yo na magkatabi tayo ng kama? At dahil nga naisip ko yung kabutihan niya sa akin, pumayag na din ako. Hindi ako makatulog noon. Pinapakiramdaman ko siya. Siyempre, hindi naman ako sanay na may ibang kasama humiga, no? Nang bigla niya akong niyakap at pinaharap. Grabe, sobra yung kaba ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ng gabing yun. Halo-halo, parang pagod, takot, hanggang sa sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Mamahalin kita hanggang nabubuhay ako at ibibigay ko lahat ng ikakasaya mo. Siyempre, in English niya sinabi yan. Sabi ko sa kanya, thank you so much, but I'm still young. I'm only 19. Natatakot din ako. And then, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. And then sabi niya sa akin bigla, do not be afraid. I just wanna hold your hand. And I just wanna look at your face. I will not fool you. Grabe. Hanggang sa nangangatog na yung buong katawan ko. At may nangyari na sa amin. After noon, nahimasmasan ako. Tumakbo ako ng CR at nagkulong ako. Hagulgol ang yak ko noon. Sobrang sakit. Dumudugo, feeling ko mamamatay na ako. Ganun ba lang yung feeling? Siya ang nakauna sa akin. Nataranta din siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Lumabas siya at humingi ng susi sa lobby. At nang mabuksan niya yung pintuan ng CR, niyakap niya ako at dinala niya ako sa higaan. Habang ako naman umiiyak mag-isa, binuhat niya ako na parang bata, iyak ng iyak. Sabi ko, ang sakit. Pero sabi niya sa akin, don't worry, bukas magaling na yan. Sorry siya ng sorry sa akin. Hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan, hindi ako makagalaw. Dinalahan ako ng food sa room at inalagaan niya ako buong araw. Kung ano-ano yung ginawa niya para lang mapasaya ako. Na-feel ko rin naman na hindi niya ako pababayaan. At feeling ko, ng mga oras na yun, mahal ko na din siya. Dumating na yung araw na uuwi na kami. At yun nga, habang sumasayaw ako at nanonood siya, iba na ang tinginan naming dalawa. Napansin to ng mga katrabaho ko. Ang lakas ng pangdama nila. Binasa nila yung laman ng cellphone ko. At ayun, bisto, nahuli ako. Nagalit sila sa akin. Kinuha nila yung cellphone ko for 1 week. Hindi nila ako pinapasok sa trabaho. Wala kaming contact nung hapon. Hanggang sa bumalik na siya ng Japan, hindi na kami nakapag-usap. Simula noon, ang dami ng bawal sa akin. Wala na yung mga kaibigan, na ate, kuya na nag-aalaga sa akin. Parang bigla silang naging kaaway ko. Ang sasama ng tingin nila sa akin. Sabi pa nila, nangati na daw ako. Wala daw akong utang na loob. Nakatikim na daw ako ng malaki. Grabe. Sobra-sobra yung sakit.
nilak nila yung pintuan ko. Para akong nakakulong. Kapag umaalis sila, iniiwan lang nila ako doon. Para akong preso. Hanggang sa tinangka kong uminom ng Clorox nung araw na yun. Kasi feeling ko sobrang hirap na ako. Pero buti na lang hindi ko itinuloy. Kasi iniisip ko yung pamilya ko. Hanggang sa pinapasok na din ako ng trabaho. Pero iba na yung turing nila sa akin. Nandidiri sila sa akin ang sasama ng tingin nila sa akin. Humingi ako ng tawad sa kanila, umiiyak sa harap nila, lumuluhod. Napatawarin nila ako. At hindi na ako susuway sa kanila. Pinatawad naman nila ako. Pero hindi na gaya ng dati ang sama namin. Sobra akong nalulungkot. Sinira din nila yung SIM card ko. At sabi nila, layuan ko na daw yung hapon. 3 buwan ang nakalipas. Nang mapansin nilang lagi akong tulala at laging gutom. Agad na nang hinala yung kasama ko. Kinausap ako at sabi sa akin bumili ako ng pregnancy test. Bumili ako. Sabi nila magpatak daw ako ng ihi. Sinamahan pa ako sa CR at baka daw lagyan ko ng tubig. At ayun nga, gumuhit agad ng 2 pulang linya. Hindi ko alam kung anong nangyayari at kung para saan ba yun. Hanggang sa sinigawan ako, Gaga, buntis ka! Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng araw na yun. Hindi pa nga sila okay sa akin eh. Tapos meron na naman akong kasalanan. Tapos ayun, bumalik na naman yung galit nila sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kundi sorry lang ako ng sorry. Hindi ko alam na mabubuntis ako. Tapos ayun, buti na lang patapos na yung kontrata ko noon. Tinapos ko yun para wala na silang masabi sa akin. At para hindi na sila magalit sa akin. Nalaman din to ng magulang ko at pinagalitan nila ako. Sabi ko, hindi ko naman to ginusto eh. Hindi ko naman alam na ganito pala yung kapalit ng pagsama ko nung gabing yun. Nung gabing yun na pinasaya kayo ni Hapon. At nung malaman ng Hapon, nabuntis ako. Bumalik siya ng Pilipinas. Kinausap niya ako na ititira niya daw ako sa kondo para daw maibigay niya lahat ng pangangailangan na magiging baby namin. Ako naman tumigil sa pagsasayaw at inalagaan ko yung pagbubuntis ko. Nakita ko naman na caring yung ama ng anak ko. Pero na-feel ko rin na hindi na siya katulad nung dati. Hindi na katulad yung pag-aalaga niya nung naliligaw pa siya. Hanggang sa nanganak na ako, parang nag-iiba na talaga siya sa akin. Hanggang sa tinanong ko siya, anong balak mo? Anong balak mo sa amin ng anak mo? Ang sagot niya, next year magpapakasal tayo at dadalhin kita at ang baby sa Japan. Tuwang-tuwa ako noon. Umasa ako. At lumipas ang 1 taon, nabuntis na naman niya ako. Hanggang sa manganak ako, feeling ko parang may mali. Parang hindi niya talaga ako mahal. Although nakikita ko naman na mahal niya yung mga anak niya. At binibigay naman niya lahat ng gusto nila. Ilang taon din na lumipas, na sa tuwing tinatanong ko kung anong plano niya, hindi niya ako sinasagot. Hanggang sa makakita ako ng tiyempo. Naglakas ako ng loob na buksan at halungkatin ang cellphone niya. At nakita ko, may picture na 3 silang lalaki.
At nung may pagkakataon, tinanong ko, sino-sino yung mga yun? At ang sagot niya, my kids. Sobra-sobra yung sakit na nararamdaman ko. Napaluha ako sa sinabi niya. Sinabi niya sa akin na hindi niya daw ako mapapakasalan kasi hindi naman daw siya divorce. Although, wala na daw sila ng asawa niya 17 years ago na, pero meron daw siyang mga anak na lalaki na kasing edad ko. Wala na akong ibang nagawa kundi umiyak na lang. Naintindihan ko niya kung bakit hindi niya ako madala sa Japan at kung bakit hindi niya ako mapakasalan. Ayun pala, kasal pala siya. At dahil mahal ko siya, ayaw kong mawala yung ama ng mga anak ko, nagtitiis ako. Hanggang sa 10 taon ng lumipas, malalaki na rin yung mga anak namin. Ganun pa rin yung setup namin, parang nung una kaming magkakilala. Ilang buwan bago siya nakaka-uwi. Sobra akong nalulungkot kasi nawala na yung feeling na mahal ako. Ni hindi nga ako nakukumusta eh, ni hindi nga ako natatawagan, ni hindi nga niya masabing mahal niya ako. Sobra-sobra yung sakit na nararamdaman ko. First boyfriend ko na pinagkatiwalaan ko sa buong buhay ko. Naloko ako. At patuloy akong niloloko. Hindi ko alam kung anong buhay yung nag-aantay sa amin. Gusto ko nang sumuko kasi lagi na lang akong inaaway. Wala akong bisyo, inom, at kahit ano pa, hindi ako naninigarilyo. Pero sobra kong ipitin niya yung allowance namin. Gusto ko nang sumuko, pero ayaw kong mawalan ng ama ang mga anak ko. Nagiging faithful ako sa kanya, at sumusunod ako sa lahat ng gusto niya. Sa ngayon, 30 years old na ako, at 65 years old na siya. Ganun pa rin ang takbo ng buhay namin. Napapagod na ako. Gusto ko na ding sumaya. Sana matulungan niyo po ako. Maraming salamat po.